Philippines. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 13 ang sugatan sa demolisyon sa Maragondon, Cavite. Magbabalita ang aming correspondent na si Stanley Gahete. Stanley? Caroline, sa mga oras na ito ay wala ng mga pulis sa area sa Barangay Patungan sa Maragondon, Cavite. Ito ay base sa nakikita ng ating team na nandoon sa lugar. Mapalad nga nakapasok ang ating team dahil simula kahapon ay pilit na hinaharang ang sino mga individual na nagtatangkang pumunta roon. Kahapon nagsimula ang demolition operation bandang alas 8:30 ng umaga ayon sa mga residente. Nagulat ang karamihan sa biglang pagdating ng mga pulis. Sa mga nakausap natin na ilang mga residente tulad na lamang ni Terry Sadyasa, humihingi sila ng court order pero wala maipakita umano ang mga pulis. Hinihingan sila ng temporary restraining order pero wala rin maipakita ang mga residente dahil wala namang umanong court order na ibinababa sa kanila. Hanggang sa nagkaroon na nga ng putukan na nauwi sa pagkasugat ng ilang mga residente. Ayon naman kay Jerry Caristia, spokesperson ng Bagong Alyansa Makabayan Cavite, may sugatan na taga roon na isinakay ng bangka para madala sa malapit na ospital. Dagat kasi ang pinakamabilis na dadaanan sana pero hinarang din umano ng mga pulis. Ayon sa mga residente na kausap natin ngayon, hindi pa rin sila aalis dahil dyan na sila nagkaapo. Humihingi sila ng tulong sa local at national government. Ayon sa National Fishers Group na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya at Anak Pawis Party List, humihingi umano ang mga residente ng tulong kay Cavite Governor John Vicremulla para patigilan ang napipintong demolisyon sa naturang komunidad. Dagdag pa ng kanilang chair na si Fernando Hicap, ibinenta umano ng Maria Teresa Virata Realty Corporation ito sa Manila South Coast Development Corporation o MSDC. Isang developing firm na umano'y pagmamay-ari ng namayapang business tycoon na si Henry C. Plano umano'ng i-convert ito sa isang exclusive beach resort na halos kalapit ng Hamilocco sa Nasugbu, Batangas. Nagsimula umano ang dinaranas na hirap ng ilang mga residente taong 2016 pa dahil sa writ of demolition na order ng NAIC Regional Trial Court mula sa kanilang presiding judge na si Lerio Castigador. Sa pahayag na inilabas ng Cavite Provincial Police Office kahapon, nasa 214 na mga pamilya ang maaaring mapabilang sa naturang demolition operation. Ang naturang lupa na may 4 hanggang 5 ektaryang laki sa Barangay Patungan ay nasa sa ilalim umano ng court order. May halos 400 bahay ang nakatira sa naturang lugar. Nag-request umano ang sheriff na sina Wilmar De Villa at Romel Sisayan ng 4th Judicial Regional Trial Court Branch 15 na NAIC Cavite sa Cavite PNP ng security assistance. Base sa legal opinion mula sa Chief Regional Legal Office ng Calabarzon. Ayon pa rin sa kanilang pahayag, ang lupa ay nakapangalan na umano sa NTV Investment Properties Holding Corporation o mas kilala sa NTV Realty Corporation, kina Dionisio Asian at iba pang mga individual na may karapatan umano sa lugar. May umano'y writ of demolition pero hindi pa rin matuloy-tuloy dahil ayaw iwanan ng ilang mga residente ang lugar na matagal nang umano nakatira doon. May mga nasugatan din umanong 5 PNP personnel at 3 sibilyan na bahagi ng demolition team. May 296 na miyembro ng Cavite PNP ang kasama sa deployment team. Sinubukan din natin tawagan lahat ng pwede nating tawagan para makapagbigay sa pahayag patungkol sa susunod na aksyon o para ipaliwanag ang mga susunod na kaganapan sa Barangay Patungan. Tumanggi magsalita muna si Cavite Governor John Vicremulla dahil sa personal na reason. Hindi rin sumasagot sa ating tawag si Vice Governor Jolo Revilla. Sinubukan din nating tinawagan ang local government ng Maragondon, Mayor's Office, pero hindi rin sumasagot. Maging ang kanilang NDRRMO na si Geraldo Riello Jr. ay hindi rin tumatanggap ng tawag. Sinubukan din natin natawagan ng police captain ng Maragondon, Cavite, pero wala rin maibigay na pahayag pa sa ngayon. Sinusubukan ko rin tawagan ang Manila South Coast Development Corporation na umano'y nakabili ng lupa roon sa Barangay Patungan, pero hindi rin ito sumasagot. Hanggang sa ngayon ay patuloy natin tinatawagan ng iba't ibang otoridad para malaman natin ang posibleng mga susunod na pangyayari. At ang mga residente doon ay dumudulog din sa iba't ibang organisasyon at leader. At yan ang latest sa Maragondon demolition. Balik sa iyo, Caroline. Maraming salamat, Stanley Gahete, nagbabalita. Samantala, nilinaw naman ng SM Investments Corporation na hindi ito kailanman nagkaroon ng pagmamay-aring lupain sa Barangay Patungan sa Maragondon, Cavite. Wala rin daw itong binibiling ari-arian sa lugar. Susunod.